doon ako nagpasko at nag ano sa Kubo. So ito Kubo mo to, sa probinsya. Sa probinsya to. La Union. Sa Kabuluhan. Okay. Sa surf area. Ito naman self portrait. Oh, with cat. Wow, ganda parang Hulk ka. Parang 3x5 still a work in progress. Yeah, he had to ask from a guy yung original nito eh, para hire. But then, minodel niya lahat ng mga damit and he posed again. Ano to eh? 1977 kasi pumutok yung punk eh. Ito yan, si Andy Warhol. Lou Reed, si Scratch Lee Perry. Yung parang nag-anumang reggae talaga eh. Yan yung track na yan, si Sid Vicious. Yan si girlfriend niya. Nancy. Yan, si Nancy. Si Nancy, no? Si David Bowie. Yan. Si Blondie. Tsaka si Iggy Pop. Si Ellie. Of course, ito. Si Monroe. Yan siya. Si Dana. Si Queen. Tsaka ako yan. Ayan. So hindi Eraserheads to, ito. Hindi sila yan. Well, Eraserheads din yan, pero hindi. Ibang interpretations. Ito yung spoliarium ko. Ito yung sa kanta. Sa bahay ni Agot. Bahay ni Agot Isidro. Si Eli lang, saka ikaw ang Eraserheads yan. Oo. Parang hindi kami nag-iinuman. Yan. May pop-eye painting pa yun. Painting yan ng kaibigan kong isa. Ito, painting yan niya, no? Van Gogh. May libre ka ng Van Gogh. Oo, may libre ng Van Gogh na, no? Rosemary. Mga ano to, mga character sa art world. Oo, sino-sino yung mga yan? Ayoko pang sabihin. Sirong yun muna. Okay. Sino pa? Ito. Uy, ito, may ano to, Caravaggio style. Caravaggio mismo yan, nakapagkali ko. Yan talaga yan, the crucifixion of St. John. St. John ba yan? St. Peter? Or St. Peter yan. Kaso nabato ko yata ito nung nalasing mo. Using college. Hindi pa tapos. Although, hindi pa tapos. Nalagyan ko sinulat ng telepono. Kaya ang title nito parang... Parang ano bang title nito? Parang sabi ng painter. Okay guys! Take 5 tayo eh. 5, 4... Nakabasag din mo dito. Hindi pa tapos. Statement mo sa ano? Sa... Hindi, nagpapatawa lang ako. Okay. Kasi meron pa akong mga ibang gusto mong galahin. Nalalagyan mo sila lahat yung mga telepono ng ganun. Like, yung mga kaya ko lang. Okay. Ito na may iba. Ito manok. Ano itong manok na to? Ano? Super init? Super init dito sa Pinas, parang may heat, ano na parang grabe talaga yung init eh. Sira yung aircon ko pa sa ano. Init talaga. So ang title... Medyo... Ano ang title? Ang title na ito, ang init sa singit. Kaya pala may balls sa leg si Manok. Oo. Tapos, kumakain pa siya ng chicken. Oo. Nangiinit din. Oo. Mas spicy. Wow! Tindi ah. Nangamagay na ako. Isa yan. Oo. Meron pa ako mga ilan sa bahay na hindi ko nadalang iba, nahulog sa kama. Ano to? Quickie painting lang na kung ano yung mga tira-tira ko sa... Kunyari, nilatrabaho ako dito. Tapos ang bahay ko nang tira dyan, kasi ito, dedikado yung mga pahay. Gagawa ako ng ganito, yung mabilisan na mga less than an hour, mga 5-minute painting. Wow, 5 minutes na? Wow. Ganda. Galing talaga to ah. 1 minuto. Parang pumirma lang ah. Ilan ang gagawin mo ganyan? Actually, frame to eh. Na may salamin. Tinanggal ko yung salamin. Ang ginamit ko yung cardboard. So, you painted on the cardboard? Yes. So, oil on cardboard. Oil on cardboard. Ang title to, di ba, tangina ba? Dahil? Ewan ko lang. Parang... May hawak na tango. Oo, may tango siya. Tapos... Tang na? Nag-juice? Baka lata yan or something. Tang orange. Tang orange, tapos? Tapos may hawak siyang baby. Literal. Buntis na naman siya. Okay. Di ba tang ina? Okay. Sa ano naman? Ito yung print. Ang dami kong... Ito.
Ito ba't recurring tong ano, itong image na to ng Abbey Road? Why is it so, ano, parang paulit-ulit na ano, the subject? Kasi, nung pandemic, nag-aayos ako ng mga magazines, noong na-cover kami nung Esquire, binigyan kami siyempre ng mga sangkatutak na kopya. I had like 100, tapos nakastack sila by tens. So, meron akong, may mga naghahanap sa akin, dalhin ko na lang, ano, 100 isa. O, sige. Tapos sabi niya, hindi pa ako nakontento. Pirmahan mo naman, tsaka lagyan mo ng doodles. Sabi, grabe mo. 100 lang? May doodles. 100 lang, pa doodles pa. So, nilagyan ko ng clouds kasi, kasi bumili sa akin ng isang patio. Clouds. Tapos pinirmahan ko. Tapos pinost ko, sabi ng mga tao, gusto ko rin. Sabi, pandemic. Eh, siyempre, wala rin kita lang. Kung ano, pero mahirap din. Oh, ito yun. Oh, doon ako mismo nagpipit. Sana nagdala ako ng isa. Tapos, bibenta ko ng 7,000 isa. May kasama ng t-shirt ng E-Heads. Ang dami. Wow! Talaga? Makagawa ko mga 30 ang ganyan. Madami siya naman. Sila mismo nagre-request minsan kung ano yung gusto. Gusto ko, Gusto ko ng Super Friend. Oh, sige. Gusto ko ng Batman. Oh, sige. Tapos ang halaga, ano lang, 7K lang. Oh, may t-shirt pa. Oh, kasi parang pang ano, parang sa akin, parang pang estudyante or mga fans lang. Mga fans lang. Pagpasaya sa kanila. Kunyari. Yung humor nito, kunyari ako, ha? Parang ako, may dala akong backpack, may dala akong ganyan. Si Buddy, may dalang ganon. Surfboard sa gitara. Siya, may dalang boombox sa 7 Evelyn na ano, 11 na ano. Kasi siya, ang gano'n lang nung dala. Sino tak si? Eli. Si Eli. Di ba mo ibili ng painting may eraser heads, members? Oo nga. Hindi sila bumili sa'yo ni minsan? Hindi pa nila lang nagpipintan. Ha? Ganun kayo hindi nag-uusap? Hindi nila alam na painter ka? Nag-uusap kami. Pag may kontrata na. Natagpan niya iba mga paintings niya. Ito, mabuti yan. Narutol. Ito. Three. Sigala na ako. Dream kubo ko sa loob niyo. Ginawa ko yan. Tapos, meron ako na dito. Parang isa pang, ano na, second floor. Ginagawa ko kayo dito. Ay, kami dalawa ba yan? Wait lang. Exactly. So, kailangan namin mag-post, gano'n? Hindi, okay na. Mission. Gina-paint niya tayo. Oh my God. Bigla nag-post ako. Nakalilang kasi tayo. Ito na yung 10 minute sketch ni Marcus. Tingnan na natin. 30 minutes. Ayan. Uy. Looks familiar. Ay, ako yan, kami face shape, yung ngiti. At ikaw yan, Papo. Lovers in Paris. Oh, lovers in Paris. Wow. Pwede rin sa TV5. Oh, yan, oh. Ganda naman, Marcus. Pwede bang 10 minutes isang kape? Oh, ilan pa off care? Gusto mo isang litro pa eh. Hihingi pa ako para sa'yo. 10 minutes painting. Wow. Wala lang. wala lang yung lagay na yan, ha? Yung ganda niyan, ha? OMG. Marcus, sobra. Thank you. Appreciate it.
tapos yung time na yun. Gets mo, no? Oo naman. Di pala di alam ang chords na kanta ito. Tigil na iyan. Spoilyari. Yan na. For the ano ko hindi pa ako naniniwala hangga't hindi kami magkikita ng apat. So parang yun na nga. Sabi niya, "Oh, ngayong Thursday na yung dinner. Parang darating ka ba?" Sabi ko, so, "Hindi ko pa alam." So tinanong ko naman yung manager ng dalawa, si Raymond at si ano, buddy kong darating ba. Hindi rin nila alam, alas 4 na, hindi pa rin alam. Tapos mamaya alas 7, sabi, "Okay, kita-kita tayo dun." So, kami, kita-kita kami dun. Tapos, sabi, "Oh, in 2 days, Victoria." So, "Huh?" Hindi ko alam. Hindi ko nagkukulay ng buhok. So yun na. Tapos sapatos. Kasi may nakalagay ng mga kailangan. O kailangan ng isang puting sapatos, isang anong sapatos. So before that, kailan nyo huli yung pagsasama together? Before yung meeting na yan? A recording session. May project kaming ginagawa nun. Something. Tsaka yung Esquire, yun yung 2014 pa yun ah, yung Esquire. 16 yan. 2014, nakalagay sa magazine eh. Hindi ko maalala kung ano yung date. Kasi meron dati yung 2015 na ano eh. Na parang yung sa Smart. Nagkaroon kayo reunion doon. Pero Smart. Ano lang siya, parang private thing. Show. Private show. So that was it. Tapos parang yun. Ito na talaga yung ano. So another 10 years in the making. Bakit ang tagal? Ang tagal ng ano nyo? Hindi kayo regular na nagsasama. Ako, ano, siguro kasi sila. Ang tagal mo ubos ng pera nila. Joke lang. Ang dami siguro kasi. Pero kung ikaw tatanungin, mas gusto mong... Hindi naman. Maybe every 2 years na... Okay sa'yo yun. Na, not a reunion here, but a tour sa labas. Should be good. Yun ang gusto mo. Pero beyond the E-Heads, yung mga members ba, magkakaibigan pa rin kayo? Close ba kayo? Depende kung sino yung tanungin mo. Ikaw tinatanong mo? Ako wala akong problema kasi kahit noon pa, nung college, for a while, halos kami ni Raymond magkasama gabi-gabi. Silang dalawa naman, halos mag-roommate yan sila eh, si Buddy and si Raymond. Tapos nung after nung university life namin, kami naman ni Ellie magkasama sa mga apartment. Kami, ako, si Ellie, si Dong, abay. So, yun. Ayoko nang isipin na meron. Walang problema. Mas naging laman ka ng mga balita this past couple of weeks. Ano na ang latest doon? I've already reached out privately. And I wish the matter to be private also. And I have nothing more. I wish for nothing else than peace and forgiveness and healing for everyone. Yun lang. Merry Christmas. Nakapag-usap ka rin kayo ng mga ano, members ng Eraserheads, tubutin? Naayos na namin yun. That's why we're rehearsing now. We're doing the show. So, are you excited about the show? Excited akong bumili ng bagong sapatos. Pero tuloy na nga, tuloy na yung concert. No turning back. Sold out na eh. So no turning back, tuloy-tuloy na yan.
So what can we expect from you guys? Anong well, like the producer said, it will be a extravaganza and the first of its kind in the Philippines, where we are utilizing holographic technology. Wow. Parang lalabas yata si Santa Claus na Christmas. No, it's nice. Ikaw, si yung hologram eh. Ah, talaga? Parang ako mismo excited dun eh. Oo, oh, yan yung napag-usapan. And I hope everything goes smoothly. Pagkaon ko na pakikialam, ang ulap ko hanggang likote, amoy loka na sa kitawa gala. Kuki at pawis ka na paglabas, kamusta naman so far? Masaya, masaya nga rin ourselves. And it's right now we're parang inaayos namin yung mga parts and the songs, the sequences. Yeah. How do you feel about yung band being compared to, sabi nga nila, kayo daw yung Beatles of the Philippines. Pag may mga ganun kayo naririnig, ganun ano pakiramdam mo? Ako yung sagot ko, basta ako si Yoko Ono. Like, yeah. Do you feel, ano, proud? Sira ko siya ako, ano. Hindi ka ba proud na parang naging significant, na iconic yung inyong naging presence sa music industry? Kasi yung mga ganyan, hindi mang gagaling sa amin, galing sa fans, sa writers, sa critics, for lack of, for mga tinatapad na silang magsulat. Ayun yung Beatles sa Pilipinas. But, ayoko na magsulat ng tatlong paragraph. Isang sentence na lang. Sabi, Mr. sa Pilipinas. So, ano ibig sabihin itong reunion na to? After this reunion, ano, disbanded na naman ulit? Ganun ba yan? Tapos, mag-usap na naman ni kayo next time? Depende pa. Kasi lots of things can happen and some other opportunities are opening up. Yeah. Pero nandun pa rin pa yung fire kasi nung nagsisimula kayo basta, years ago, di ba? Basta pag may instrumento na at tumunog na, andun eh. Nagbabago na. And then andun ulit eh. Kasi it's the songs that are alive eh. Parang ganun eh. Plus yung mga pogi pa nilang mga mukha. Ay! Sila. Wala ka bang ano, parang pinaka-favorite mo na Eraser Head song? Depende sa mood eh. Iba, depende sa mood. Ano pakiramdam mo na hanggang ngayon, yung mga tao, like, yung mga sinasabi ko nga, yung mga kaibigan namin, galing pa ng abroad, mabiyahe ng Pilipinas, para lang mapanood kayo. Nandun pa rin yung excitement ng mga, ano, ng mga fans yun, hindi kayo binibitaw. Kasi, ano siya eh, organic yung ano noon eh, yung bago mo gustuhan yung banda, talaga mo, gusto mo talaga siguro sila kasi wala pa ng internet noon eh. So yung mga lumang fans talaga, organic talaga yun yung pasok sa puso nila siguro. Yung mga kanta is talagang hindi dahil sa hype, hindi dahil sa internet, hindi dahil sa madaming likes. Ikaw talaga yung magla-like sa kasi na totoong like. So, ganun din naman yun dahil sa US dati pa may mga tour kami. Yung kunyari sa isang lugar doon, pag-believe silang lahat ng trabaho, tapos sabay-sabay sila magka-drive. Ang warm ng feeling pag nasa stage ka na, tapos malalaman mo na ganun yung kwento. Ka-drive sila kung saan malayo yung lupal o lumilipad. Nakalive sila ng isang linggo, parang ganun. Parang masarap yan. Parang this year, gustong-gusto ko yung number na 2 eh. 2. So parang yun yung theme ko doon sa kalendaryo ko. So nung nagtanong yung producers, tingnan mo, anong okay na date sa'yo dyan? Sabi ko, definitely, yung 22. Maganda yun sa poster. 2202. Ay, wala. 1, 2, 2, 2.
So aside from the concert, kailan naman yung exhibit mo? The paintings? Sa ano? In 2 weeks, kaya dami kong kailangan tapusin. Busy. So they can get in touch with Vintana, no? Yeah, Vintana. For inquiries about yung mga paintings mo. Yeah. I'm being represented. Sa ano yan, guys? Sa Instagram yan. Okay, message yun na lang ang Vintana. All right, Marcus. All right. Thank you so much. Thank you. Thank you. And good luck, ha? Good luck sa mga projects mo. Very exciting times ahead. Subscribe to this channel, like our videos, and post your comments below. And always hit the notification bell.